Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang pagsasaalang-alang sa kalagayan ng kapwa. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang pagmamalasakit sa kapwa na may sakit at may karamdaman sa pamamagitan ng mga simpleng gawain tulad ng pagtulong at pag-aalaga, pagdalaw, pang-aliw at pagdadala ng pagkain. Ngayon naman, inaasahan na maisasaalang-alang mo ang katayuan, kalagayan at pangkat etnikong kinabibilangan ng kapwa. Pagmasdan ang susunod na mga larawan, matutukoy mo ba ang pangkat tekniko na kanilang kinabibilangan? Pangkat etnikong Igorot. Pangkat etnikong Aita. Pangkat etnikong Maranao. Pangkat etnikong Yakan. Pangkat etnikong Tausug. Isa ang bansang Pilipinas sa may napakaraming bilang ng pangkat etniko. Marahil ay dahil na rin sa ang Pilipinas ay isang archipelago o pulo-pulong bansa. Bagamat hiwa-hiwalay, nagkakaisa naman sa hangarin, adhikain at pagmamahal sa bayan ang mga Pilipino. Ano ba ang pangkat etniko? Ay ang pangkat ng mga tao na ang kasapi ay nakikilala ang isa't isa sa pamamagitan ng magkakamukhang kultura o di naman ay pamana, maging totoo man o maaaring hindi totoo. Basahin ang pangungusap at lagyan ng puso kung ito ay nagsasaalang-alang sa kalagayan ng mga pangkat etniko at malungkot na mukha naman kung hindi. Binigyan ni Fanny ng mga luma ngunit maayos na damit ang mga batang badyaw. Ang pangungusap ay nagsasaalang-alang ng pangkat etniko. Pinagtanawanan ni na Alice at Eudora ang batang Aita. Ang pangungusap ay hindi nagsasaalang-alang ng pangkat etniko. Isinama ni Roger ang kaibigang Igorot sa paligsahan sa pag-awit sapagkat batid nito na mahusay ang kaibigan niya. Ang pangungusap ay nagsasaalang-alang ng pangkat etniko. Pinalabisan ni Baksha sa nanay niya ang baon niyang tanghalian sapagkat nais niyang bahaginan ang agtang si Gatot Katsa. Ang pangungusap ay nagsasaalang-alang ng pangkat etniko. Inipinuklod ang mga lumang kwaderno na hindi nagamit. Inayos niya ito at tinahi upang muling mapakinabangan. Ibinigay niya ito sa kanyang kaklaseng badyaw. Ang pangungusap ay nagsasaalang-alang ng pangkat etniko. Ang pagpapahalaga sa kapwa ay mahalaga. Itinuturing natin na mahalagang bahagi ng kasaysayan at pagkakakilanlan ng Pilipinas ang mga pangkat etniko. Ang paggalang at pagpapahalaga sa kanilang katayuan,
kalagayan at pangkat etnikong kinabibilangan ay nararapat na isaalang-alang. Maaari mong maipadama ang iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa kapwa mo batang nabibilang sa pangkat etniko sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain, laruan, damit, gamit at iba pa. Basahin ang dialogo at lagyan ng puso kung ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapwa na nabibilang sa pangkat etniko at malungkot na mukha naman kung hindi. Nakita mo ba ang kulay ng balat ng aita, Jack? Ang pangungusap ay hindi nagpapakita ng paggalang. Clint, heto ang labis kong papel. Gamitin mo. Ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang. Sumama ka sa akin sa plaza. Isasalig kita sa proyekto sa pagbasa. Ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Umalis ka nga rito. Ang pangungusap ay hindi nagpapakita ng paggalang. Ihanda mo parsa ang iyong ID at i-enroll kita sa pagpipinta upang maihiyag mo ang iyong kultura. Ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang. Sa iyo na itong laruan ko, kaibigan. Ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang. Ang kapal ng kanyang labi, hahaha. Ang pangungusap ay hindi nagpapakita ng paggalang. Ang baho mo, umalis ka nga rito. Ang pangungusap ay hindi nagpapakita ng paggalang. Martis, heto ang iba kong damit. Sa'yo na lamang. Ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang. Ha 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 ha, bakit ganyan ang buhok mo, kulot? Napakapangit. Ang pangungusap ay hindi nagpapakita ng paggalang. Tandaan natin. Ang pagpapahalaga sa kapwa ay mahalaga. Mabuti ating nililinang ang respeto sa bawat isa. Hindi mo dapat kinukutsa ang isang tao kung iba ang kanilang kultura. Matutong pahalagahan ang mabuting asal. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao. Paalam!